Hi guys, dito naman si mami nyo kasi mag-reaction video tayo guys, no? Matatawa tayo sa video na to. Ayan guys, no? Isang Pakistani at saka isang Pinay, no? Ginawang chupon yung kanyang totoy. Ayan, so panoorin natin to, guys, reaction na natin tong video niya, Idol Rapi. So, ako si Mercy Malcampo, isang OFW dito sa bansang Saudi. Panoorin natin tong video, guys. Nakakatawa. Idol, and mga kapatid, kung kayo po ay nabitin kanina sa usaping tip-tip, syempre meron tayong pamalit, Idol. Pamalit? Yes. Kung kanina, Idol, at mga kapatid, yung picture sinesend sa Arabo, ngayon naman, Idol, picture na nakadet na po si Arabo kay Mrs. Wow! Oh, kanina, pinapakita lang. Ngayon, pinapadet na. Dumedet na ko si Arabo kay Mrs. Gusto niyo makita, Idol? Oo. Kayo mga kababaihan, papayag ba kayo? Ito ang nakadet sa inyo. Pakita mo. Yeah. Ayan po. Yan ang dumedet sa inyo. Payag ba kayo mga kababaihan, girls? In fairness, yung si girl, aba parang sexy star. Yes, hindi nga may kawig na sexy star. Itong si girl. Maganda si ate. Pinay beauty talaga. Makakausap nyo, Idol, yung kanyang mister na si Oscar Makasampay Jr., Idol, na nasa kapilang linya na po. Sir Oscar, magandang hapon. Sir Idol, may nga po na Sir Idol. Sir, nakakainit ng ulo po itong mga picture na pinadala nyo sa amin. Lalo pa itong si Mrs. Merong tumitid sa kanyang dip-dip na Arabo. Paano nyo po nakuha itong picture na ito, sir? Kasi, sir, mga bandang tanghali ng umaga, sir. Mga 3 a.m, sir. Nagising ako, sir. Tapos, inupin ko yung lisa ko, sir. May pangalan, sir, na Abdul Halim. Abdul Halim. Inupin ko, sir. Okay. Tapos, pag-upin ko, sir, may sinabi kasi sa akin na Tagalog, sir. Sabi niya nga, just the Abdul Halim. Mahilig siya sa Pinay. Marami na siyang Pinay na yutan doon. Tapos, okay. Inupin ko yung picture, sir. Pag-upin ko, sir, nakita ko yung lisa na aking asawa, sir. Dati na dito niya, tapos bigla akong nanimbawat yung balahibo ko, sir. Ako, grabe to. Iyakap ko yung anak ko, sir. Tapos tiningnan ko ulit yung picture nila, sir. Ang mukha ng ating asawa. Mukha pala ito ng ating asawa, sir. Kaya sinasabi ko, sir, na totoo ba ito? Sinabi ko sa niya na totoo ba ito? Sabi niya sa akin, sir, edit lang po daw niya. Edit lang po daw yan, sir. Ah, edited lang daw. So, inedit lang po daw yan. Sabi niya sa akin. Kasi, sir, ito, tatlong picture nandito. Yung una, itong Arabo nakadit kay Mrs. Pangalawa, kalips to lips niya. Pangatlo, kayakap niya. Sir. So lahat daw ito edited. Opo, sir. Pwede naman natin tumakita sa mga ano, sa mga eksperto na marami yan, sir. Mag-edit. Marami yan, sir. Ako lang ang tatanungin, Idol, hindi po ito talaga edited. Ha? Kasi sa lighting pa lang, okay, sir. Okay, pakita natin. Pero may tatapad tayo. Ito po. Yan, yeah, yan lang, sir. Okay, pakita mo na. Hindi, para may mga netizen niya marunong. Ito ba edited, mga netizen? Yan. Oh no! Edited ba yan? Yan. Edited ba yan? I don't think so. Ito. Okay. Kayo nang bahala. Mga netizen. Maraming mga netizen magaling na magtingin. Ayan po. Edited ho ba yan? Sir Oscar. Sir. Sinabi niya po na edited lang po yun. Ano pong reaction ko na sinabi niya pong edited yun? Ano pong inyong naging tugon doon sa sinabi niyang yon? Hindi ako maniwala dyan, sir. Nakakitapin, sir, na bigla kong nagising na may picture sila na nagkaganyan. Paano niyo po na-discover itong account ni Abdul Hali? Yung account ko, sir, paglabas ng ibang bansa yung asawa ko, siya na ang gumagawa na ating account, sir. Bakit yung si Attorney Garrett, tingnan natin kung ano naman pwede may kaso. Kanina, walang kaso yon. Pinapakita niya kanyang dead. Ngayon, may dumit doon sa dead. May kaso ba yon? Hindi kasi sabi ni Attorney Garrett, as long as hindi na pinagkakitaan, di ba? So, walang pwede may kaso, hindi pwede sabihin prostitution because hindi naman niya binibenta, not for sale yung pagpapakita ng dead. Now, ito, dead, dinidid, may kaso pa. At yung dinidian, may asawa. Attorney Garrett. Yes, sir.
Magandang hapon ulit. Okay, ibang klase naman to kayo ng question namin. Itong si Mrs., mayroong litrato na may dumi sa kanya na Arabo. Mm-hmm. May kaso ba yon? To make it clear, Sir Rafi, nangyari ba itong picture or yung setting ba ng picture na to? Is it within the Philippines or nung habang nag-a-abroad ang Mrs.? Nasa abroad yung nangyari na dumi yung Arabo, kamukha ni Bin Laden. First of all, Sir Rafi, no, dahil sa abroad po ito nangyari, hindi po natin pwedeng i-apply ang ating revised penal code. So, hindi po natin okay for adultery. Dahil itong sakit po na dumede na nga si Abdul. Abdul Hadi. Abdul Hadi. Dapat, it's almost an assurance na it went further than that, Sir Rafi. There's a sexual act na kung akin lang, this is a ground for legal separation dahil may sexual fidelity nang nangyari. But as far as ang time, wala pa din, sir. Unless we prove na she's prostituting herself. Kapag so, ganun po. Legal separation lang, pero hindi pwedeng kasuhan ng adultery o nagsasama na sila concubinage. Hindi. Tama po, sir. Hindi po pwede. However, ang alam ko po kasi sa laws ng Saudi Arabia and other Islamic countries, bawal po itong tinatawag nilang mga haram na bagay, itong malicious exhibition, no? Na hindi magkasal na tao. So, hindi in their laws, Sir Rafi, pwedeng kasuhan. Mahirap kasi the lawyer there. So doon na natin susumbong sa Saudi authorities para bahala ng Saudi authorities how they deal with that problem. Tama. Yari ito si babae kung tutusin. At yan ay gano'n, salamat ha. Hello po, sir. No, sir, I don't. Okay, well, dito po sa atin, wala kang pwede may kaso kay Mrs., sabi ni Atty. Garrett, sapagkat nangyari naman po yung bandit sa Saudi. Hindi po nasakop ng ating teritoryo at hindi po saklaw ng ating batas. Pero ang magagawa po natin, sir, ito palagi ko sinasabi na noon pa dito, is yung itong litrato, ipapasa po natin ito sa Saudi authorities, malamang sa malamang, pinakamalamang sa lahat ng malamang, si Mrs. ay makukulong at madi-deport po balik dito. Alam bang gusto niyong gawin? Or pakiusapan natin si Mrs. na voluntary deportation, siya na lang voluntary na umuwi dito bago natin maipasa itong picture sa Saudi authorities. Alin po yung gusto niyong tahakin na landas? Gusto ko po siyang makulong, sir. Makulong. Sa paggawa niya sa akin ng pambabastos niya sa akin. Ako po. Kasi kung gusto makulong ni sir ito, syempre bilang Filipino citizen, bibigyan ng OWA, ng abogado, obligasyon kasi ng gobyerno natin na bigyan ng abogado itong ating kababayan. Pero makatagil na ng kulong to. Tanungin natin sa OWA, konsultahin natin kung ano bang proseso. Halimbawa, meron tayong napakulong na OFW tulad nito. Yan bang gusto mo, sir? Pakulong muna natin. Pakulong ko na lang siya sana, sir. And then deport. Balikod po yan, sir. Nalilit pa nila ako ng ammonia, sir. Tapos yung ammonia, sir, sa kanya, pabayaan na lang daw niya pamilya niya dito sa Pilipinas. Sabi ng ammonia sa kanya. Eh, nakakainit ng ulo nga naman po yun, sir. Di ba, sir, pareho po sila makukulong dito, sir. Kasi haram po ito sa Saudi law. May kalalagyan po sila rito. Si Mrs. Sir, pinapatay na kami ng telepono. Alam niya kasi sa mangyari dito. Kayari siya. Yung kanyang agency, sir, natatakot na rin, kinakabahan. Kasi nga naman, pati sila madadamay rito. Sir Oscar, ano bang gusto mo? Makulong muna o mapadeport na lang agad-agad? Gusto ko siya makulong, sir, na agad-agad, sir. Makulong agad-agad and then sa kanya i-deport. Makatigin muna makulong. Ganun po ba? Opo, sir. O, sige po. Para makatigin siya ng ganyan ginawa sa akin, sir. Natatahiya sa amin, sir. Talaga sabi pa daw niya, sir, yung Pakistan na yan, magsasama na raw sila doon, tapos mawawala na daw yung apelyido ko. Sir, hindi lang po nakakaya sa inyo to, sa inyong pamilya, nakakaya po sa ating bayan. Magtataon po tayo ng ibang lahi. Madadamay po ang buong lahi natin, lalo na kung magkikinid ang isip na dayuhan or banyaga makakita nito. Damay-damay yung po yung mga innocent. Pakistan, sir, yung Pakistan na yan, sir, handa raw sila, sir, harapin yung kaso, sir, tapos wala raw akong magagawa dito sa Pilipinas dahil wala akong pera dito yung panggastos, sabi nila. Pinatawa na lang daw nila ako ng ammonia. Pakistani ba yun, lalaki? Pakistani yun, sir. Ano ba trabaho ni Mrs. Budong po sa Saudi, sir? OFW, sir. Buyos po siya, sir. Contract doon. Wala pa siyang 1 year doon. Kayo po, sir, ang trabaho niyo dito, sir? Labor lang, sir. Manguna, manlapas po, sir. Kapatero lang, sir. May anak po kayo, sir? Meron, sir. Dalawa. Ang isa, sir. Anak niya doon sa pagdalaga pa niya. Tapos may anak kami isa. Kawawa na naman yung mga bata rito. Opo, sir. 3 years pa yun. Iniwan niya, sir. Sabi niya, pag makabrod daw siya, tutulong siya sa akin, siya na daw ang bahala. Tapos nalaman ko na lang na hindi pala siya nagtratrabaho doon. Ipinagpalit pala niya kami ng pera doon dahil marami na siyang pera doon. Nagpapadala ba siya ng suporta, sir? Sa ngayon, sir, wala na, sir. Mga 7 months na, sir, hindi na siya nagpapadala. Anong trabaho po nung karelasyon niya Pakistani?
sir, sa pagkakalam nyo? Hindi ko alam, sir, dahil hindi niya sasabihin sa akin, sir. Kailan po kayo huling nag-usap ni Mrs., sir? Mga 2 weeks lang po, sir. Two weeks? Ano po yung huling pag-uusap nyo? Ano po yung nasabi niya? Ano po yung mga impormasyon na nakalap mo sa kanya base sa pag-uusap nyo tungkol ho dito sa mga pinagagawa niya? Sabi po daw niya sa akin, sir, kung tuluyan ko silang guguluhin, mapapakasal daw sila ng Pakistan na yan. Kung magsusumbong daw ako, handa daw ang Pakistan na kunin siya dahil maganda daw siya. Wow! Sabi niya ng aking asawa. Okay. Hindi man lang siya naawa sa aming anak. Hindi man lang siya nagparamdam kahit bata man lang. Kumusta? Hindi siya nagkumusta siya. Sarili lang niya ang inisip niya. Hindi niya alam na hirap ako sa trabaho dito dahil may bata. Ganito na lang pong gagawin namin, sir. Ano? Ito pong mga litrato, gagawa po kami ng paraan na para maiparating po ito sa mga otoridad. Nakakalungkot man po sasabihin ngayon dito na sigurado po siya ay makukulong pag ito po ay naiparating namin sa Saudi authorities. Dahil bawal na bawal po ito. Eh kaso sir, yun naman yung gusto niyo mangyari, makulong siya. So kung yun po ang gusto niyo mangyari, sir, then yun po ang susundin namin. Okay, sir? Opo, sir. Sana po, sir, matulungan niyo po ako, sir. Dahil masakit yung atin, sir. Alam ko po, sir, na unawaan ko po kayo, sir. Sige po, sir, yung OWA hindi po sumasagot. Kami na pong maghanap ng paraan na may parating po ito sa kinaukulan sa Saudi kung ano yung tamang departamento na kapag matanggap nila agad-agad mapupuntahan po itong si Mrs. nyo sa kanyang tinitirahan at madampot. Alam niyo po yung kanyang address, kanyang tinitirahan? Hindi ko na po alam yun, sir. Kasi okay. Pangalawa lang yan. So anyway, sir, sige. May number naman po kami ng kanyang agency. So siguro po, through OWA, yung OWA po, obligayin yung agency, kasi yung agency, sir, natatakot na rin eh, para ibigay ng agency yung address nitong inyong misis sa OWA. And then yung OWA, ibibigay naman po yung address ni misis abroad sa amin at kami naman po kukontak sa Saudi. Okay, sir? Opo, sir. May mensahe po kay Kimisi, sir. I'm sure mapaparoon niya po ito, sir. Hindi kita mapatawad sa iyong ginagawa dahil sa ginawa mo sa aming mga anak ko. Ipakukulong kita. Gusto kita makulong dahil hindi mo ginawa yung mga pangarap natin. Sir, ikaw, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Rabi, sa inyo tagapakinig, tagapanood. Sir, ang gusto sanang mangyari nitong kumpleya namin, maging kami na siguro, is para ba natin may parating itong litrato ng isang OFW natin na meron pong kahalikan at dinit... ng isang Arabo. At alam ko, bawal ito sa Saudi at haram ito at makukulong siya. Paano ba natin maiparating ito sa Saudi authorities? Kasi yun po ang request ng kanyang mister. Una, titignan muna namin natin lahat ng detalye ng sitwasyon na Karafi, no? Kasi kailangan din natin isipin na yung isang partido ay OFW. At kailangan natin unawain yung buong kalagayan, yung buong sitwasyon. Sa mga nakaraang kasong inhandle natin na Karafi ay hindi ko naman na pinangangunahan si Mister, but eventually nagkakaroon ng pagkakaunawaan na siyempre merong malalim na pag-uusap o diskusyon o sabihin na natin pagtatalo ng mag-asawa, but siguro kailangan lang natin alamin yung mga detalye, Karafi, at saka natin tignan na i-diagnose kung ano yung solusyon na nakikita natin bago natin gawa natin ng action na isumbong kaagad sa Saudi authorities. Hindi ako ito ang nakikita kong agarang solusyon. Okay. So ano po yung isa pang solusyon? Halimbawa, sir, huwag natin na tahakin yung ganong landas na gusto ni Mister. Ano po yung plan B na pwede ko? Ang plan B ay kausapin muna ang ating OFW, unawain ang sitwasyon, kausapin muli si Mister dito sa Pilipinas, okay. Unawain din ang sitwasyon niya, at subukan natin pagkaisa sila kumbaga ayusin ang kanilang sitwasyon o problema. Karami, subukan muna siguro natin yung ganyang option. Okay, sige. Kasi po, I do agree also na kapag halimbawa ito ay nakarating sa Saudi authorities, kahiyan nga po ito para sa ating bansa at apektado po yung karamihan sa ating mga OFW sa Saudi. So, siguro si Mr. dahil bukso ng galit, gusto niya agad-agad makulong. Sabi ko, the only way na pakulong natin to is ibigay sa Saudi authorities yung picture. So siguro, sir, through OWA, punta na lang po siguro itong OFW natin sa kanyang pinagtatrabahoan at i-pull out na lang siguro natin, sir, at dalhin na lang po sa ating center. Yun ang isa siguro. I agree, sir, Rafi. Ganyan muna tayo. Let's go for the, kumbaga, exhaustion of all remedies muna bago tayo gumawa ng extreme action. But I agree, kunin muna natin siya at dalhin sa shelter. Ayun, sige po. So asahan po namin, attorney,
So hopefully siguro by next week nasa shelter na po ito. Yes sir. Kukunin ko na lang yung detalye sa namin sa inyong staff. Jerry Kagdak, sobrang thank you as usual. God bless po sir. Sir Oscar. Hello sir. Ito po yung sitwasyon, ano po, para maging klaro sa inyo. Una, naintindihan ko po yung inyong pong galit. Maging ako po, maging marami sa mga netizen natin. Gusto nga talaga makulong si Mrs. agad-agad para makakuha kayo ng ustisya. Sa kabilang banda, ito po yung pwedeng mangyari kapag isinumbong po natin sa Saudi authorities, ipinakita yung mga litrato, siya po ay madadampot at makukulong. At kapag siya po ay nakulong, mapapabalita po ito sa buong Saudi. Sasabihin po, isang Pinay nakakalaboso ngayon dahil gumawa ng isang haram na bagay at nagpa-dead sa isang Pakistani. Di ba sir, kaya yan po sa bayan natin yun. Opo sir, nasahiya sa amin sir, mga boluma dito sa Bukidon sir. Naintindihan kita sir, pero sir, this time, titingnan natin yung mas malaki pang picture, mas malaki pang senaryo. Oo nga sir, nakakaya po sa pamilya nyo dyan, sa probinsya nyo. Pero sir, di ba sir, kapag ito po'y na karating sa Saudi authorities at nakulong si Mrs. at ito po'y na TV, na dyaryo doon sa kanilang bayan sa Saudi, malalaman po ng buong bansa sa Saudi na meron isang Pinay na nakulong dahil gumawa ng isang malaswang bagay. So, bansa po natin na mapapahiya. Di ba sir? Ang isang option pa nakikita ko rito sir, at napag-usapan na po namin ng OWA, si Attorney Kapdak, yung administrator, ipupull out na lang po natin si Mrs. sa kanyang employer, dali natin sa shelter, and then subject for deportation. Sinabi yan pa kasi niya, ako kasi sir, na hindi daw siya takot sa akin na magsumbong ako. Well sir, yabang lang yun sir. Ito sir, hindi yabang. Sapagkat ang kausap ko po sir, si Attorney Kapdak, administrator po sa OWA, at kaya niya pong panindigan yung po mga sinasabi niya sa akin kanina, ipo-pull out sa kanyang amo, dalhin sa shelter, and then ipapadeport pabalik na Pilipinas. Okay, sir. Now, sir, may papangako ko sa inyo, sir, na mapapauwi agad-agad ito in less than 1 month. Wala pang isang buwan. Siguro, sir, 2 weeks lang po, sir. Matagal ng 2 linggo. Andito na sa Pilipinas yun. Okay, sir. At least, sir, mapag-usapan niyo lang ito dyan sa probinsya na mapapaya ka nga dyan sa probinsya ninyo. Okay, at maayos nyo ito, machichismis, etc. Kumpara naman sir, kapag nachismis sa buong Saudi na isang Pinay natin, malaswa at napulong. Tapos sir, baka malatigo pa ito. Alam mo sir, yung nilalatigo, di ba? Sa Saudi, ginagawa yun eh. Yung datis lang po namin itong lumad sir, yun, kailan po ang aming susunod dito sir? Sige sir, pagbalik nyo ng Pilipinas sir, kung ano po yung tradisyon nyo dyan sa inyong probinsya, sa lumad, then sige sir, gawin nyo po sir. Susuportahan ko po kayo kasi yung port tradition nyo, gagalangin po natin yan, sir. Ano po sir, para magkaroon ako ng kaalaman, ano bang ginagawa po sa base sa inyong tradisyon, yung ganun pong klaseng kayaan na idinulot niya po sa pamilya ninyo, ano po yung kaparusahan kaparit niya sa lumad? Ay, ako po yung kaibigan eh, yun, makasambay. Yung tala po, sir, tradisyon po yan namin ng mga lumad. Example po, yung ginawa niya, bayad ka sa kahiyan, sir, na ginawa niya. Magbabayad? Opo, sir. Pera. Depende po kung ano ang takutan ng mga dato, sir. So, ibig sabihin yung mga dato ang magde-decide kung magkano babayaran niya? Opo, opo. Depende po sa kahiyan, sir. Okay. Well, sir, nasa inyo po yan, sir. Respetuhin ko po. Yan po ang tradisyon ninyo. Kapalit ng pera doon sa kahiyan ay dinulot niya. So, be it. Ipaubaya ko na sa inyo yan, sir. Importante, sir, madala sir sa Pilipinas at mapag-usapan po sa harap ng inyong mga dato at kung ano yung narapat na parusa base sa inyong tradisyon. Then, masusunod. Okay po, sir. Papawin po natin. In 2 weeks time, sir, nandito na yan. Kung yan ang salat, sir, ikukulong yan, sir. Well, sir, kung ang patakaran nyo dyan sa inyong probinsya, ikukulong siya ng mga dato, then okay din, sir. Kulong siya, tapos multa. Okay lang po yun, sir. Kung yun talaga ang tradisyon ninyo, wala tayong magagawa. Opo, sir. As long as yung tradisyon ninyo po, sir, hindi po nag-violate ng mga batas ng Pilipinas. Opo, sir. Hindi po nag-violate ng konstitusyon natin. Okay, sir. Yung lalaki, sir. Yung lalaki. Yung lalaki, sir, well, hindi na natin pwede parusahan si lalaki kasi kung paparusahan natin si lalaki, dapat si babae mapaparusahan din. Iniiwasan nga natin sa kahiyan eh. Una-una, sir, hindi natin pwede demanda si lalaki dahil hindi naman Pilipino yon. At hindi natin pwede parusahan si lalaki. Opo, sir. Pag-usapan nyo na lang po, sir, pagdating niya sa inyong probinsya, ito pong kasalanan ni Mrs. Ay importante, mapapauwi natin siya, okay, sir? Opo, sir. Sige, sir. Sige, pong bala, sir. Sige, sir. Gagawin po namin lahat, sir. Magandang hapon po, sir. Ingat po kayo dyan. Magandang hapon po, sir. Salamat din. God bless. At least napapayag po natin, plan B, pull out sa shelter, report, presenta sa mga dato, tradisyon ng lumad, papairalin, tapos ang problema, mabilis na aksyon.
Okay. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi. Ayun guys. Diyos ko. Ano na nangyari sa mga OFW dito sa Saudi? Napuro na tong mga kalaswaan ang mga ginagawa. Yung dalawang video na in-upload ko nung naglipas na mga araw, puro OFW yun dito sa Saudi yun. Ano na nangyari? Ngayon na naman, isa na namang Pakistan. Isang Pakistan na ano, lalaki. Tapos yung Pilipina, pinapatutoy niya yung Pakistan, picture pa. Santissima. Diyos mio. Wala na kayong ginagawang mabuti. Isa pa tong mga Pakistani na ito, ay Diyos ko po. Kung magawa man kayo ng mga ganyan, no, dapat i-ano, private na ninyo. Huwag na ninyong i-picture-picture tapos i-send-send pa ninyo. O di ngayon, ayan, kalabuso. Problema. O, eh si Pakistani, hindi maparusahan. Lugi, lugi, lugi ka. Ha? Kaya ang tayo mga Pinay, no? Pag commit tayo dito ng kasalanan at maipa-deport tayo, so uwi tayo ng Pilipinas. Ayun. So, pwede tayong kasuhan ng ano sa Pilipinas, kasuhan ng asawa. Pwede ka kasuhan ng asawa mo, pwede ka kasuhan ng misis mo dun sa Pilipinas o mister mo dun sa Pilipinas, pwede kang kasuhan doon. O, pwede kang makulong. Ngayon, yung lalaki mo, wala. Ano siya? Hindi siya makulong. Ikaw lang makulong. Kasi nga, nasa ano siya, sa ibang bansa. Hindi siya pwede kasuhan. O. So yun guys, ang alalahanin ninyo. Na sa mga nitong bagay, huwag na ninyong i-picture-picture. Yung iba dyan, nagbibidyo pa. No? Tapos, kasi itong mga ibang lahi, like mga Pakistani, mga Indiano, mga ano to sila, no? Hindi yan nag-iisip. No? I-upload nila yan. I-upload nila sa Facebook, kung ano-ano, i-upload nila yung mga video, yung mga pictures, yung mga ganyan. Kasi, mga liberated ito sila. No? Wala sa kanila yung nahihiya, yung ano, wala sa kanila yun. So, sino ang kawawa? Tayo. Tayo mga Pilipina. Hindi sila. So yan guys. Nakakaalungkot, no? Ang mga Pilipina ngayon, ano nang nangyari? So hanggang dyan na lang guys. Abangan natin ang susunod. Kasi ano naman ni Idol kung ano ang magiging resulta diyan, ano nila ulit diyan. So, yun lang guys. Maraming salamat and subscribe my YouTube channel, Mami Mars Vlog. Thank you and good morning.